perform sa Bureau of Quarantine. Nagpilip kami ng form. Lahat po Pilipino. Lahat po nakakaintindi ng Tagalog. Tagalog, sir? You speak Filipino? No. Yes, sir. Kasi Okay, una-una, pasensya na po sa abala. Dr. Opiasa po ako ng BOH, Bureau of Quarantine. Lahat po nang galing ng Taiwan, naniniwala po ako kasi wala po kayo dito pwede kayo nang galing ng Taipei o Taiwan. Kahit connecting flight, considered na rin na nang galing kayo ng Taiwan. Tama po. Sino po ang may sakit? Sino ang may masamang pakaramdam ngayon? Sino ang inuubo? Nahirap po huminga, nilalag lang. May sipon? Meron po ba? Wala po. Wala pa. Wag naman sana. Nandito po kayo ngayon para i-brief ko kayo dahil nag-utos po ang ating gobyerno na lahat na nanggagaling ng Taiwan kasama ng China, Macau at Hong Kong mag-undergo ng mandatory 14 days home quarantine. Kakadagdag lang po ng Taiwan, kaya kayo nandito. Pag sinabi pong home quarantine, nakikipusap po kami sa DOH na sana tuparinin nyo ang home quarantine para sa anak ninyo, sa pamilya ninyo at para sa sarili ninyo. Pag sinabing home quarantine, sa bahay lang po sana kayo. Huwag po kayo pumunta sa mall, sa sinihan o sa kahit na uncrowded area para po sa kapakanan ninyo. Ngayon wala kayong nararamdaman, pero once na magkaroon kayo ng symptoms within 14 days, meaning February 12 hanggang February 26, may bibigay kami mga papel dito bago kayo makapumunta immigration. Ang numbers ng DOH sa RITM para sabihin ninyo ang nararamdaman ninyo at galing kayong Taiwan, sabihin ninyo. Kaya po namin kinukuha ang contact information ninyo unang-una para masabihan kayo kung meron mang na-infect dito sa aeroplano ito. Nabisuhan kayo. Pangalawa, merong taga-DOH na tatawag sa inyo mula bukas o kung hanggang 26 na mandatory home quarantine ninyo para kamustahin kayo. Ano ang kalagayan ninyo. Yun po ang home quarantine. Nakikiusap po ulit kami. Once na magkaroon kayo ng symptoms, i-report nyo po sa akin kaagad. Pag nagkaroon kayo ng symptoms, mag-mask na po kayo kaagad. Ang mask ninyo, dalawa ang purpose. Para hindi kayo mahawa at hindi kayo makahawa. Maawa po kayo sa pamilya ninyo. Once na magkaroon kayo ng sintomas, mag-mask kayo, tawag, report. Hiwalay na kagad kayo sa pamilya ninyo. Hindi lahat ng ubos po ng lagnat nagkukos ang NCOV. Marami pong causes, pero naninigurado lang po ang bansa natin, ang gobyerno natin, na hindi kakalat ito na nanggaling sa China. May mga magtatanong, paano kami magre-report kung mag-home quarantine kami sa aming mga agencies? Lahat ng agencies ninyo, masali na yung mga CIMAC, alam na may mandatory 14-day home quarantine kayo. Tumawag po muna kayo. Sabihin ninyo, nandito na kayo, nakadating na kayo sa Pilipinas, naka-arrive na kayo. Anong gagawin? Mag-re-report pa ba? O re-render ninyo yung 14 days home quarantine. Pag pinag-report kayo, pumunta kayo, pero mag-mask kayo. Pag sinabi hindi, naiintindihan namin kailangan nyo mag-home quarantine, mas mabuti. Naiintindihan po? Yes. Ganito po, may mga tatanong, sir, paano ko ang uwian ko? Taga Kalibo ako, taga Mindanao ako, may connecting flight ako, papayagan ba kami? Kung yun ang talagang uwian ninyo at hindi lang yung bakasyonan, papayagan kayo. Naintindihan niyo, papayagan kayo. Kasi doon ang alam ka na mapilitin naman kayong tumira din sa Manila kung wala kayo bahay sa Manila. Pero sana diretso po doon at hindi yung bakasyon.
14 days po, 14 days lang. Hindi kayo papaalis ng ibang bansa hanggat hindi kayo nakakapag-render ng 14 days mandatory quarantine. Nakatatak po yan sa mga passport ninyo. Naintindihan po? Yes. Meron pong tanong. Yes, sir. Pwede kami mag-araw-araw maglagay ng ganito. Kung nasa, kung ako, tandaan ninyo, nasa mga sarili-sarili kayong bahay. Wala namang risk yung mga kamag-anak, yung mga relative ng kapatid ninyo eh. Kayo ang may risk kasi kayo ang may travel history. Naintindihan ninyo, hindi kayo makakahawa hanggat wala kayong sakit. Hanggat hindi kayo humatsing, hindi kayo bumahe. Sir, sana nakikinig ka. Sir. Yes, ma'am. Basta kung kapag na-inform ko, meron man, isipin ninyo, kung meron man na-infect dito, so, makakausap yung nanay ninyo, sasabihan kayo pa. Sana magbibigay namin yung number of samples. Amen. Sige po, pinagatunayan. Sige po. So kung yung tanong ninyo sa bahay, wag na muna kayo magmask sa bahay. Kayo-kayo lang naman yun. Yes, sir? Para ano ba yung mga formulary dito? Para malaman namin na okay. Okay. Kasama yun sa papel na bibigay namin. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso, pananakit ng lalamunan. Yun yung pinaka ano ng respiratory problem na babantayan namin. Okay po? Okay. Yes, sir? Kung may infected po ba sa amin yan, sir? Hindi. Unless na lang ang droplets na transmission is 3 to 6 feet. Unless na lang humatching yung isa sa inyo. Ito lang yun. Diba unang tanong ko sa inyo, sino bang may sakit sa inyo? Walang nag-declare, diba? So walang may sakit, walang infectious at this moment. Pero kapag may ubo o sipon sa inyo ngayon at inubuhan kayo at hindi dineclare, konsensya nyo na lang. Diba? Pero lahat kayo nakamask eh. Para yung mga walang mask. Hindi kayo infectious hanggang hindi kayo symptomatic. Naintindihan ko. Kaya, ang mask para kayo, para hindi kayo mahawa at hindi kayo makahawa. Tanong pa po? Wala na? So, kung gano'n, sige. Tignan na po kayo. Kasi yung Facebook niya at saka YouTube niyo para mas marami kayong info. So ayun, na-inform na kami. Ayun ang gagawin ng ano niya pag dumaan kayo dito sa ano niya. Yung mga safety precautions nila. So binigyan kami ng form. Ayun o. So kailangan namin mag-home quarantine ng 14 days. Kailangan namin quarantine ng 14 days. After noon, saka lang kami pwede lumabas. Narinig niyo naman siguro yung sinabi ng doktor na yun nga, quarantine tapos pwede rin naman lumabas pero kailangan nakamask ko lang. At ngayon inaantay ko lang yung kapag ito. So mag-fit silang dito ha. Pero maganda naman yun, mag-fit sila. At least napapanatiling hindi kumakalat yung dembaksya o wala pa naman talagang face dito sa Pilipinas eh. Alam ko puro lahat under observation pa lang. Yung alam Chinese na isa, alam ko nag-negative eh, napanood sa balita yun.